Dead Soul, you play as Time Lord. Okay. Let's talk about subscribe. Mas kasi sabihin mo mag-subscribe at mag-subscribe ka. Mag-subscribe ka kaagad. Dahil gusto mo yung content. Diba? Ano ba yung content ang nagustuhan niya? So, editing skills. Paano ginagawa yung video. For example, for example, cycling. Yes, isa rin yan sa mga hinahanap. Actually, yung pag-bisikleta ay hindi pa rin nawawala, di ba? Yung mga cycling vlogs, uso pa rin kahit wala ng pandemic. So, kapag nag-subscribe, subscribe ka. Subscribe ka kagad dahil gusto mo yung editing skills niya sa paggawa ng video. So, for example, kapag hindi galang ganda yung editing skills, hindi ka nag-subscribe, diba? So, aminin nyo. Hindi niya parang hindi niya nagustuhan yung editing skills sa video ng content creator or vlogger kasi kulang sa editing skills. Paano ba ipapalevel up yung editing skills kung yung alam ng isang vlogger or content creator ay yung basic video editing skills lang, diba? So, siyempre, worth it na naman yun eh. So, actually, nagsisipag nga eh. So, nagsisipag nga gumawa ng vlog, nagsisipag mag-edit ng video, kahit hindi na magagandahan. So, talagang masasabi mo na worth it yung vlog niya. Eh dapat mag-subscribe ka. So, yun din yung isa sa mga kailangang pagtuunan pansin ng mga subscribers, ng mga viewers, di ba? Hindi lang sa ano, nag-subscribe kayo dahil maganda yung editing skills niya, maganda yung mga vlog niya. So, Hindi po sa editing skills na kasalalay po yung pag-subscribe niya sa channel ng isang vlogger or content creator. So, ang ibig sabihin nun ay, kahit hindi magagandahan yung video editing skills niya, kailangan niyo pa rin mag-subscribe. Kasi nag-effort yung vlogger or content creator. Nagsipag eh. Sinisipag ganyan eh. So,
pinaghihirapan niya. Di ba? So, hindi mo talaga masasabi na pag-subscribe. Hindi mo na ka lang bakit. At bakit mo ka lang nagbabasa? Bakit mo ka nagbabasa sa video editing skills na isang bago na content rito para mag-subscribe ka sa kanyang channel? So, iba din, once mas umabot ng 100,000 unit subscribers or 10,000. Dapat yung mga subscribers mo i-share mo din sa iba para naman mas maganahan yung ibang vlogger or content creator para ma-inspire din sila. Kasi yun din naman ang pagkagalingan din yun, di ba? So, kailangan talaga hindi naman sa magsipag ka, magandahan mo pa yung video editing skills mo. So, tama na yun. So, talaga pala. May dalawang aso. So, pupunta pala tayo doon sa Apollo Grounds. Actually, dito ako dumaan. Kasi doon sa kabila, lubak-lubak kasi yung daan. So, dito ako dinaan. So, at doon po natin pagpatuloy po natin usapan na po sa subscribers sa YouTube, okay? Kasi may mga aso, baka ayun ako, maglalakad lang ako. So, hindi naman ito sa mga gagat eh. Talagang itong mga aso na ito ay talagang takot lang sa mga tao, yung mga aso. Takot lang sila masagasaan eh, kaya ayun, nakatauhulan sila. So, may ibig sabihin eh. Dalawang ibig sabihin yun. Dalawa lang ibig sabihin ng aso. Kapag hinahabol ka, ibig sabihin yun, number one ay may parating na trahedya para sa kanila. So, pangalawa, takot lang mabundol. At saka, takot na masagasagaan at takot na sipain, diba? So, yun po yun. Dalawang reason po bakit ganun ang mga aso. Diba? So, medyo may paapil kasi dito konti. Kaya, ayun. Kailangan kong maglakad at magtulak. Ayan. So, may daan kasi dito. So, dito na nga po dinaan. Okay. Nandito na ako sa tuktok ng bundok.
mas mahirap pa pala dito kesa doon sa Rocky Road eh. So medyo malaki-laki kesa ito, foreground. At saka public din naman to. So ito yung tinatawag na Little Batanes in Cebu. So I think kaya ko na mag-bike. Right? At saka pagpunta ko doon, tanong-tanong tayo sa mga ibang mga tao. Survey tayo po. Magsusurvey po tayo kung gaano kahalaga ang subscribers si Olympus Properties. So kung gaano kahalaga ang subscribers sa YouTube. Okay? Uy! Trail na to eh. It's more fun in trail. Okay? Asa lagi pa doon sa kuwan mas? Dere? Salamat. And ano, may paka-steep din pala yung downhill dito. Okay? Actually, mag-i-baba-baba na ako. Oh, parang hindi kaya. Okay. Okay. Hindi ko kaya yung pa-downhill lang ganito eh. Yung paka-steep na downhill. So, medyo takot din ako eh. Minsan baka matumba ako. Yun din yung pinatatakotan ko kasi. So far, yung dinaanan ko, may paka-trail. Siyempre, trail din naman yun. Single track trail. Meron pang double track. Yun dito. Meron nag trail dito. Okay. Hold on. So, lots of bikers din na pupuntahan dito. Ganitong oras din. So, dahil yun na nga, actually may paka uphill doon sa unahan yung dinaanan ng babae. Ha, para hindi ko kaya. Ha, para naubusan ako ng energy. Ubos na yung spirit wave ko. Oh. Actually, babalik ako sa pinanggagalingan ko kasi merong kailangan kong dumaan. So, I have to check the time kung anong oras na. Actually, hindi na ako magtatagal dito. So, chill ride lang naman to. Okay. It's already 5:39. So yung doon, parang doon nag-i-exit sila yung dalawang siklista doon. So, I think hindi na ako tutuloy kasi wala nang oras. Hindi na ako tutuloy doon sa Apollo Grounds. And then, ano, mag-uusap lang tayo. Sige, usap tayo. Dito, noon may taong nag... Actually, siguro yun yung pa-exit. So, doon tayo dadaan. Mas madali, okay? Wala kasing matinong daan eh. So, oops!
Okay. May nag-exit kasi doon. Kaya dito tayo dadaan. Siguro pa-exit to. Dapat pa ako nag-ihirap doon sa kabila. Hindi ba? So, meron namang daan dito. Yun nga, may daonan nga. Okay, ow! Okay. Okay, kung may enough time pa ako, kung maaga lang ako nakaalis, ako talaga ako sa Apollo Grounds. Diba? So, ayun nga, dahan-dahan lang ako kaya baka maano yung gulong na bisikleta ko. Hindi naman ganok. Kita-kita yung mga bato. Parang dagat to dito eh. Oops. So, dito eh. Parang ito yung dinaanan ko kanina. Okay. Yung aso kanina eh. So, na lang tayo. Ay, hindi naman niya makagat eh. So, hindi na naman. Ay, ito yung aso kanina. Ito pala yung aso kanina. Ay, hindi. Okay, mga friendly itong aso na to eh. Medyo may pagka hindi po plain yung daan dito. May pagka semi rock. So next time aaga na lang ako makapunta dito para hindi ano sa oras. So, balik na pala tayo sa topic natin, yung about our subscribers. Diba, so, saan ba ako tumigil doon? So, okay, naalala ko na kung saan ako tumigil. So, ano na nga, if ever nag-reach ka na 10,000 subscribers, diba? Okay? For example, 1,000 subscribers labot mo na. So, masaya ka na diba sa 1,000 subscribers kasi naabutan mo na. Pagkatapos, naabutan mo rin ng 5,000. Actually, nakakatanggap ka na ng pera niya eh, galing sa ads. Diba? And then also, next ay, once makaabot ka ng 10,000 subscribers. So, mas lumubli pa yun yung mga ads mo. Mas mumuli pa yung matanggap galing sa ads. Okay. And then, once, di ba, mag-isip-isip ka naman yan. So, yung pera. Paano mag-isip yung pera? Yung iba, ginawa negosyo,
makapagtayo ka ng sarili mo. Workshop, di ba? Makapagtayo ka ng sarili mo. Okay, okay. Ready to wear. Pharma. Mag-iisa ka ng agent. Ahente na lupa. Di ba? Negosyante, meron kang negosyante, makakabili ka na ng kotse yan eh. Maraming mga vloggers makakabili na ng kotse. Pero hindi naman branded yung nabili nila. So, second hand lang, so okay. Okay lang naman yung second hand. Diba? So, go on pa rin. Mabot ka na 15,000 subscribers, 20,000 subscribers, 50,000 subscribers. Masala ko na malaki yung tagap ko sa ads. At hindi lang yan. Meron ka pa nakukuha ng mga sponsors galing sa mga bigating mga company. Just like sa bisikleta, drinks, merida, mountain drinks. At may iba pa, anong din? Yun. Yeah, salamat sa sponsors. Diba? So, balik po tayo sa usapan natin. Diba? So, once palaki na palaki, yung subscribers mo, mas dumarami yung mga sponsors. Kung sa mga texts and gadgets din naman tayo, bigating sponsors, Samsung, Oppo, Huawei, Vivo, Apple, hindi lang yan, pati mga laptop, Asus. Motovlogs ka naman, so mga motorcycles, so spider helmet, ano pa ba, mga big bikes, mga bigating sponsors yung mga ganyan eh. So mga bigating sponsors yung mga ganyan eh, so diba, so naabutan mo na ang 100,000 subscribers. Anong nasa isip mo kung naabutan mo na? Gusto mo bang i-share yung subscribers mo sa iba? Yung mga baguhan pa lang sa yung baguhan pa lang sa pag-vlog o pag-content. 'Di ba? Ako naisipan ko niyan eh. So once maabutan ko ganyan, 100,000 or 1 million subscribers. Bahagi ko na lang yung mga subscribers ko. Diba? Masabagan yun. Masabagan sa mga halik. Huwag na silang umalis, di ba? So yun lang yun eh. For being too selfish sa mga subscribers mo, di ba? So nasabi ko yun eh, kasi hanggang ngayon hindi pa rin umangat yung subscribers ko, di ba? So sa mga viewers naman na nagdadalawang isip na mag-subscribe sa channel ko, so huwag na kayo magdadalawang isip pa. Yung paggawa ko kasi ng content, may cost din ito. Dahil kailangan pa ng
sila nga pala makabili ng gamot para sa sarili ko. So para hindi na ako mag-depend. Sinabi ko na rin kasi ito dati. Kasi yun nga, huwag po kayo magbase sa editing skills ng content creator or lover. Dahil pinagpapawisan ng vlogger or content creator ang pag-edit niya at paggawa ng mga video na magugustuhan nyo. So hindi yan nagbabase eh. Hindi yan nagbabase sa pag-edit. Hindi po yan nagbabase sa pag-edit. Hindi po nagbabase sa pag-edit yung vlog, yung pag-subscribe. Diba? Kung gusto yung diba, so kung gusto nyo tulungan na umangat yung subscribers ng isang content creator or vlogger, dapat wala kayong pili. Huwag din kayong pumili ng mga vlogger. Kasi isa din yun sa biggest mistakes na sa inyo mga viewers and subscribers. Kasi puro kayo basihan sa nice video editing skills ang nakikita ko nga sa mga ibang vloggers yan. Mga cycling, nakikita ko nga sa mga ibang cycling vloggers dyan. Nababasa ko yung mga comments nyo. Nice editing skills, master. Nice video, kapot-pot. Diba? Ganda paggagawa ng vlog mo, Master GV. Diba? Ganda ng videos mo, keep it up. Wala kong comment. Wala kong natatanggap ng mga comment na ganyan eh. So masakit din para sa akin. Masakit din para sa akin dahil wala akong natanggap na ganyan. Daming viewers ng mga video eh. Kumabot na ng mga 100,000 viewers. Kumabot na mga 1,000 viewers yung mga views nila eh. Sa akin eh, 45 lang. 45, 100. Nakabot ako ng 1,000 viewers nung cycling channel pa yung cycling pa yung channel ko. Gumagawa ako ng review. Gumagawa po ako ng review ng mga bikes. Pero hindi naman yung actual talaga. So, mga picture lang yun, hindi ba ginagawa ko dati. Kumabot yung mga 1,000 viewers yun eh. So, hinahanap ko yung hinahanap ko talaga yung sakto content para sa akin. Since multiple din naman yung mga hilig ko, kaya ginawa ko yung running hub yung aking channel na The Tech Cyclist. Dahil nga, marami akong hilig. So, sa isang channel, minerge ko lahat yung mga hobbies ko sa isang channel. Yung mga tech and gadgets, cycling, gaming, at saka iba't iba pa. So, talagang ano eh, ganda dito. Maliwanag ang buhay.
So katulad na lang ni Ira Lopez, content creator, hindi po siya vlogger, pero more on cycling din siya. So pinsan, lifestyle, travel. Actually, ginagawa na rin yun yung Cebu Pacific siya dati. So nag-quit siya dahil ang focus sa pag-vlog. Malaki na yung kita niya. Actually, lagpas na ng 1 million yung subscribers niya eh. Talagang ano talaga. So pinapoint out ko yung mga vloggers. Mary Bautista, Tex and Gadget. Actually, siguro 1 million subscribers na siya. Unbox Diaries. Marami na rin subscribers sa yun eh. Yung mga thumbnail vlogs. Okay. Solid Tech Reviews. Yuga Tech. Dami. Mga Tech and Gadgets, mga vloggers. Mga cycling vloggers. Yung mga content creators yung gumagawa ng mga prank. Layo ko pala. Medyo malapit na pala tayo sa sulan eh. So, check ko muna yung cam ko. Abot pa ba ng battery? So, lobat na pala. So, I think hanggang dito na lang kasi yun o, makita nyo madilim na lobat na rin, hindi ako nakapadala ng extra battery. So okay, so kwento natin sa susunod na vlogs. May karugtong pa ito. So thank you so much for watching, and if you like my content, subscribe ka. Okay, pero kung hindi naman magustuhan yung vlog, pero kung hindi mo naman nagustuhan yung content ko or vlog ko, huwag kang mag-subscribe. Yun lang. Okay, so thank you so much and have a good day everyone. And so, gabi na rin.